Alam mo ba na yung mga awitin natin ng Grand Finals Night 1, 2, 3, 4, 5? Yung mga awit doon, pwede mong i-download ngayon sa asoptv.com. At alam mo ba ang matindi doon? Libre yung libre. Ibig sabihin, it's free 99. Ah, free 99. Libre, walang bayad. Yan, free. Free totoo download. Yan. Ganon ka, ano, ka generous. Tama. Yes. At dahil dyan, kami lamang po ang nananawagan sa mga pirata na i-pirate ang aming mga CDs. Subukan nyo. Sige, maganda ho kang inat niya. Blessing yan, pag ginawa ninyo. Alright. Sabi ni Winston J. Ladera, parang pelikula... Oh, yan. Tama? Diba? Parang pelikula raw na one more chance ang aso. Yes. Dahil may second chance ang mga songwriters through producer's pick episode. At dahil sa pagsali niya sa ASOP, marami siyang naging mga kaibigan na songwriters din. Kaya ang tanong namin, may forever kaya ang kanyang awitin? Abangan po, ito po siya. Pag gumagawa po tayo ng praise and worship song, dapat lang po maging simple lang po yung song para po lahat po makaka-relate at makaka-intindi po. Yung song ko po na Christ, ginawa ko po yun nung time po na may problema po ako, pero hindi ko po siya binigyan po doon ng specific po na certain problem ko po based on my experience. Kasi gusto ko po siyang maging general po sa lahat po na nakikinig. To sing a Winston J. Ladera original, Christ, here is Mr. Lucky Robles!
Lucky Robles! Hi, Lucky! Hi, welcome po. Back! It's nice to be back. Ayan. Ikaw pa nag-i-enjoy ka dito? Oo naman, sobra. Alam nga, masabihin niyang hindi. Tarap sila. Hindi, hindi ako nag-i-enjoy dito. Tataka ko, ba tinatawag niyo pa ako? Kasi ang dami-daming, ang daming ginagawa, oh. Nako. Pero happy pa rin siya pumunta rito. Siyempre. Mga kaibigan, isa po sa talagang napakagaling umawit at antindi ng range, si Lucky Robles. Thank you po. At ang pinakamaganda, actually, Lucky man ang pangalan niya, tayo yung Lucky kasi pagka tinatawag natin para dito sa ASOP, lagi siyang oo. Always. Brad, salamat ha. Salamat. Oo naman. Yes. Okay. Thank you, Lucky. Sige, salamat. Love you, Lucky. Tawagin na natin yung composer ng Winston J. Si Winston J. Ladera, composer ng Christ. Hello po. Good evening po, Sir Richard. Hello. Miss Tony. Good evening po. Welcome. Hi. Sobrang happy po ako. Nakabalik po. Ano-ano naging reaction mo na tinawag ka para dito sa producer speak? Hindi ko pinexpect po kasi nung tinext po ako ng ASOP, hindi po ako makapaniwala kasi po nung November pa, first week pa lang natalo na, di ba? So, may chance pala dito. So, sobrang happy po. Kaya po nung Saturday, kumuha agad ako ng plane ticket para makaluwas po ako ng Manila wow. At Tacloban. Nice! Galing naman nun, oo. Nasa ano ka ba nun? Nasa Tacloban po ako na. Saan? Nasa Tacloban po ako nung tinex po ako. Okay, doon ka nag-medical rep? Yes po. Okay. May med rep siya doon. At ano masasabi mo sa pagkakakanta ni Lucky Robles? Napakagaling. Ay, hindi ko na patatagalin pa ha. Tanungin na natin ang ating mga judges. Simulan natin kay Miss Chesa Zaragoza. Thank you, Lucky. Kay Winston, I really like your song. Thank you po. Gusto ko talaga yung melody. And yung melody kasi madaling magustuhan eh. Very familiar sa tenga yung melody. And sa lyrics naman, very simple eh. Madaling maiintindihan nung makakarinig. Gusto ko tong kantang to. Thank you po. Lipat naman tayo kay Judge Arnel De Pano. Hindi pa nakaka-recover doon sa pagkakaubo ko doon sa I Love You Lucky. Sorry eh. Nanonood ako kay Ate Binon eh. Ako rin. Pwede, kwentuhan muna kayo. Very, very good vocalist. Sana ganyan din yung boses. Bass ako eh. Sa tenor. Okay. Yung tono mo, yun na eh. Yun na. Maganda yung mga melody. Yung tawag natin na hook. It's engaging. Makatawag pansin. Tapos hindi mo na mabitawan. Ang difference nga ng pag-gospel song kasi yung message eh. So, doon ako nagko-focus. I try to look for images. I try to look for yung mga nagko-connect ng idea ng verses to the chorus, ganun. Yun, medyo nakulangan. Kung simple man yung mga lines, sa akin naman it's parang too simple. Sayang kasi strong yung melody eh. So sana medyo nabigatan pa ng konti yung lyrics. Marami siyang slogans all throughout the song. I'm looking for your experience. Hinahanap ko kung ano yung experience mo sa buhay, kung bakit sinulat mo to, hindi ko makuha. So parang hindi kita makikilala as a person, as a composer, pag tinignan ko lang itong kanta kasi masyadong generic for me. So yung
yung ano mo kasi, umiiyak yung chorus mo eh. You are my listener, you are my comforter. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Saan ka humugot? Eh, parang ganun. Yung, ang minsan kasing ano natin, fault natin is that akala natin pwede natin i-explain yung ating sinasabi sa kanta. Pero most of the time as a composer, you will not be there to explain your song. So, yun. I will challenge you more to put more of you in your lyrics. Put more, parang i-define mo kung ano yung iyong experience. Kung bakit ang reality ng Panginoon sa'yo ay listener at saka comforter. All right. Fair enough. Thank you. Doc Mondelosario. Himayin ko muna yung melodiya ng kanta mo. Okay. I-point out ko yung mga magaganda. Ito, nakita ko, very clear ang mga song sections. Anong ginawa mo? Doon sa chorus, mas mataas ang melodic range as compared doon sa verse. Ano yan? That's a very practical and good creative decision. Napansin ko din, yung verse mo, nag-uumpisa yung melody after the downbeat. Doon naman sa chorus, before the downbeat. So, karoon agad ng contrast. No? Those are very good creative decisions. At napansin ko din na yung title mo nasa strong positions sa chorus, nasa first line. In fact, for line 1 and 2, nandoon yung title. Panalo rin yan. Approve yan. Thank you po. Kaya lang. Wag kang ano, wag kang kakabahan ha, kasi ganito talaga mga doktor. No? Yung tapat kami sa mga pasyente namin, hindi namin pinapaikot-ikot. Sa letra mo, meron ako mga nakitang sakit. Mm-hmm. Pero wag kang mabibigla, i-explain ko at sabihin ko din kung paano gagamutin. Ha? Ang una ko nakita, dito sa verses mo, yung tinatawag na sakit na yan. Inglog syndrome. Inglog? Inglog. Wow. Ano yung inglog syndrome? Yan yung sakit ba na dinevelop niya yung idea sa Tagalog, pero sinulat niya yung lyrics sa English. Ah, inglog. O inglog. Yung... Ang naka-discover niyang sakit na yan ay si Dr. Jimmy Santos. Dr. Jimmy Santos? Oo. Okay. Yeah. Kaibigan ko. Aha. One of my colleagues. Okay. Kaya ang nangyayari, yung Richard talaga, oh, natawa. Seryoso ulit. Kaya ang nangyayari, parang tunog Tagalog yung English. Yun ang problema pag yan sa sakit na yan, eh, inglog syndrome. So, ito yung mga paraan. Pwede naman, madali lang i-correct, no? Ayusin mo lang yung, ano, yung mga tenses niya. Like, instead of saying, every time I cry, you are there. Yun, okay yun eh. But instead of saying, you give me tender love and care, inglog yun eh. Inglog na color yun eh. Gawin mo, every time I cry, you are there giving me tender love and care. Drying my tears. Yun. So, mas ano siya, engaging, present, ongoing. And yan din ang sakit dito sa verse to mo eh. Every time I'm down, you are there. Tapos sinabi mo, you give me hope. Hindi, giving me hope. Yo, mas kumikinis siya. Kasi ganun yung, ano eh, yung color ng English. Eh. Pero, yung relationship ng chorus mo at doon sa verse mo, tama. Kasi yung verse mo, conditions eh. Nagsabi ka ng conditions. Pero sa chorus, may conclusion. Tama. Correct relationship yun. Ito naman sa bridge mo, may sakit din to. Ang sakit na ito naman, timeline disease. Timeline disease? Timeline disease. Oh, ito yung, ano, yung magkakahalo, yung past, present, and future. Hindi mo malaman kailan ba ito nangyari, kahapon, ngayon, o bukas. Yep. Alam mo, ano to eh, common na sakit to, di ba? Sa mga nakarang episode, nakikita natin lagi itong disease na to. So, ano ang gamot niyan? I-rewrite mo, decisionan mo. Yeah. Saan mo ba ikukwento to? Nasa kahapon ka ba? Nasa present ngayon? O sa future mo isusulat?
Pero kailangan, pumili ka lang ng isa. Yan. Pero ito yung pinakamatinding sakit. Oh. Yung sa bridge mo, yung third line mo, meron tinatawag na fracture of the lyrics. Fracture. Oo. Yung walang kinalaman yung line mo, yung third line, doon sa naunang first two lines eh. Wala eh. Talagang parang bigla na lang siyang, alam mo yun, tumatawid ka, may biglang dumaan na sasakyan. Ganon. Mapapfracture ka talaga. Pagka nagulungan ka na. Bali-bali-butong-butong, wala koneksyon. Yan. Ano ang solusyon yan? Eh, tingnan mo, yung line 1 and 2 mo, saan papunta yung idea? Tapos, i-connect mo. Kailangan may koneksyon. Yung last line mo. Kasi sa bridge, ang pinakamahalaga sa bridge, yung last line. Kasi yun ang line na kumukonekta sa isang malakas na chorus. Kaya mag-ingat ka. Kasi ito, bali ang buto. Yung ano eh, nung lyrics mo. Ano ang gamot niyan? Yan. Simple lang. Go back to the drawing board, rewrite. Yun lang. Rewrite. Ayun. Thank you, judges. Oh, ha? Eh, Glog. Oo. Doktor na pala yan, ano? Kailangan. Si Jimmy Santos. Kailangan higa ulit. Pag higa mo, pag-aralan mo lahat yan. Oo, di ba? Tapos yung mga fracture mo, yan. Pagalingin mo. Check mo yung lyrics mo. I love you. Three times. Okay. Ano masasabi mo pagkatapos mong marinig yung comment? Maraming salamat po sa mga comments po. Lalo na kay Doc Moon, kay Sir Arnel. Kung bibigyan ako ng chance for the monthly, i-re-rewrite ko siya. Yun! Kasi nung weekly nung November, talagang sinunod ko lahat ng sinabi ni Doc Moon. Yung di ba, Doc, na parang may na-change na siya. Di ba, Doc? Di ba? Oh! Ha? Di ba, Doc? Ayan, pinakinggan ka, Doc, eh. O, ayan ngayon, man, ang dami mo sinab. Pinakinggan ka, eh. Kasalanan mo pala, eh. Iningglog mo kayo. Naingglog din pala. At least sa tagal mong inglogin. Di ba? Tama. Mahahasa mo na yung pagagawa mo. Yes. Na kasi yung ASOP naman, kasi marami akong natutunan dito. Kasi it's a learning process naman to. Kahit matagal ka na nagsusulat, kung talagang may mga suggestion pa, mas mapaganda pa yung music, i-accept po namin yun. I-accept ko po yun. Ginawa naman namin ito programa para sa mga katulad mo. Mga composers na ano. Yes. Maraming salamat, ha. Pwede pong bumati, sir. Sige, mga kaibigan, tayo po lahat ay tumigil at babati po ang ating pong composer si Winston J. Ladera. Bati na. Binabati ko po yung family ko po sa Buyog, Leyte. Mga friend ko po na mga dating daan. Valdivia family sa Ormoc City po, si Bonier. Maligayang panonood po. Yung boss ko din po na inalod nila po akong mag-leave. Sir Joe, Ma'am Flor at saka Sir Aking. Sa Vamster Philippines po. Thank you po. Yeah. At sa mga angel ko po. Meron pa. Oh, sige. Sa mga angel ko po, dahil po nung ASOP po, nagkaroon po ako ng maraming friends. Dahil sa Christ, yung mga fans po ni Sam before na nag-interpret. Sumusuporta po sila sa Facebook at saka sa YouTube po. Yun. Maraming salamat. Winston J. Ladera. Lucky Robles, ano naman ang pwede mo ibalita sa amin? February? February, wala pa masyado. March. Pero March, wala pa rin. April? Wala pa rin. June, July, August? Saan nila pwede tutukan ang mga projects mo? Puntahan nila yung mga, ano ko, tawag dito, mga accounts ko. Yan. Instagram, Facebook, and Twitter, Lucky Robles lang. Type ko lang po yung Lucky Robles para po ma-update kayo sa mga susunod na mga events kung malalagyan pa po yan. Ayan, malalagyan yan, I'm sure, sa galing mo. Lucky Robles! Yay! Salamat po! Right. Lucky yung dalawa. Sa ating pong pagbabalik, isang admin staff ng isang security agency po ang nagbabalik pa muli dito para lumaban ng kanyang awitin. Kilalanin po siya. Ito pa rin po ang ating A Song of Praise Music Festival. Ang panyo, pagkakulong.
more songs of praise when ASOP returns.